Hello, good afternoon. Welcome to my YouTube channel, Chris Villar. Ito po, i-share ko lang po itong gamot para sa ubo at sa sore throat na likha ng Chinese. Ito ay yung ginayat kong karne na maninipis. Tapos aalisin mo siya sa, aalisin mo yung dugo niya. Kailangan clear yung tubig. So para mawala yung dugo niya, ibinababad ko sa tubig. Hinihiwa ko ng maninipis. Ito naman yung tangerine feel na nakakapagpabango, nakakapagpaalis ng amoy sa niluluto. Kasi ito, ito siya. Actually, ito yung crocodile meat na pag niluto mo is mabaho. Kaya kailangan lagyan ito ng tangerine peel. Kasi kung wala nito, talagang ang baho niya. Parang hindi mo rin siya maiinom. Tapos ito yung pampatamis na hiniwa-hiwa ko rin lamang dahil para yung tamis niya is maglasa sa karne. Mabaho yung crocodile meat. Ayan o, ito siya. Pero mahal yan dito. Ang isang kilo, $500 daw. Tapos ito yung lily bulb na flower. Lily bulb flower. Pero dry na siya. Tapos ito yung almond nuts. Yan, pagsasama-samahin ko yan. Tapos ito, itong barley na ito. Hindi ito barley. Barley ito na dinurog ko. Ayan o. Pinukpok ko siya ng pino para maglasa. At ito, ipakukuluan ko ng yung 4 na tasa, gagawin ko lang 2 para yung lasa niya tumiin. Tapos, iinumin mo ito ng warm para tumalab sa iyong lalamunan. Magaling daw ito, magaling ito kasi ito ay Chinese medicine. Ito yung sinasabi nila. Kaya, pero ito, pagka itong crocodile meat na ito, mabaho siya kahit ngayon, mabaho pa lang eh. Pero, kung magaling naman sa katawan, why not, diba? Ito ilulutuin ko para sa aking bossing dahil siya inuubo at may sore throat. Kaya, tambay lang po muna kayo at para pag napakuluan, makita nyo kung paano ko ito gawin. Thank you. Oo nga pala, ito, itong tangerine feel, tatanggalin mo siya, ito, para yung skin na lang niya gagamitan ko siya ng kutsilyo para matanggal siya. Yan. Kasi hindi siya masarap. Tapos itong karne, yan, binabad ko talaga sa tubig. Iniiwa ko ng maninipis, oh. Para maalis yung dugo. Kailangan mawala yung dugo niya. Kaya, hihintayin ko muna siya bago pag pumuti na siya, saka ko siya pakukuluan. Para maging maganda yung kalalabasan. Kasi pag may dugo, iba yung kulay ng soup. Pero kung siya ay malinis, maputi siya. Maputi, kaya lang mabantot. Ito siya o. Nung malinis ko siya, kasi ito kailangan na ibabad mo sa, ito kailangan ibabad sa mainit na tubig. Or kung sa malamig na tubig, kailangan maibabad mo ito ng matagal para lumambot siya. Dahil kung matigas, hindi mo siya malilinis ng ganito. Hindi mo ito makukuha. Lulutuin ko na pang soup ng gamot sa ubo at sa sore throat. The crocodile meat with pork and some walnuts. Hugasan ko lang po siya para malinis na iluluto. Ayan siya. Hugasan ko lang siya. Tama yan naman.
magluluto ng unang pagkain ng aking alaga. Ito siya. Ganyan lang. Ayan po yung karne, oh. Maputlang maputla na. Wala na siyang buko. Ganyan ang pulang na siya. Ito siya. Karne. Tapos, itong pil na ito. At ito pong diniklik kong barley. Yan. Tapos lalagyan ko ng isang ganyan kadaming tubig ko. Puno siya. Ayan. Tapos pakukuluan ko na siya sa ano. Para sa ganun, pag kumulo na siya, paigahin ko siya hanggang sa maging dalawang bowl na lamang. Ganyan po ang procedure ng pagluluto niyan. Pakukuluin mo lang ng pakukuluin. Sa una, umpisa, malakas ang apoy. Tapos pag kumulo na siya, mga 5 minutes na malakas ang apoy. And then, hinaan mo sa medium ang fire. Medium size lang yung fire, yung apoy niya. Para nang sa ganun yung hindi masyadong maiga yung tubig niya, yung sabaw. Ayan siya. Ako naman, alam niyo naman ang mga Pilipino. Ako hindi mahilig sa ganyan. Ang iniinom ko lang is alkaline water. Ito siya, alkaline. From Longreach. Longreach product. Hindi ko makita yan siya. Ito, just plain water lang ilalagay. Ayan siya. Tapos, pag nilagyan mo siya, ishishake mo lang siya. Kasi, ang alkaline, lahat ng kinakain kasi natin acidic. So, we need to drink a lot of water. At itong alkaline, maraming nagagamot sa katawan. At pag ako naman masama rin ang pakiramdam ko, ayan, may kyani rin ako. Kiani from Philippines. Hindi masyadong yan. Kiani. Kiani extreme. Pinapata ko lang sa ilalim ng dila. Ganyan lang. Kasi kailangan din natin alagaan ang ating sarili, lalo na itong tayong mga nasa abroad. Talagang kailangan mag-iingat. Lalo na ngayon dito sa Macau, ang pangit ng panahon. Minsan malamig, minsan sobrang init. Ganon. Hindi pa stable ang summer ngayon. Katatapos lang namin ng winter, kaya ganito ang panahon. Ayan, tingnan naman po natin kung kumukulo na siya. Ayan na. Kumukulo na. So, pahinain natin ngayon ang apoy niya. Para hindi masyadong maigan ng tubig. Hindi po kinakain ang laman niyan. Sabaw lang po ang kukunin diyan, ang iinumin.